Yo, isang magandang hapon at ang ganda-ganda ko. Isang magandang hapon sa inyong lahat. At syempre ngayon magluluto tayo ng para sa iba siguro merienda, pero sa iba ito ay perfect para sa mga nagdadayit-dayitan, hindi ba, na pinakamadaling gawin, of course. Creamy carbonara using pancit canton noodles. O, oh, diba? Hindi natin isasama yung ano nito, pero ang gagawin natin is yung noodles ng pancit canton, yan yung gagamitin natin mamaya para doon sa ating creamy carbonara. Hindi ba nagagawin natin? At eto na ang ating mga sangkap. Hello pa rin po sa inyong lahat. I-share ang video na ito para nung sa gayon ay maging happy tayo dahil konting kebot na lang. Ay, kay Renalina Aguelios, hello sa inyo. Magandang hapon. Ayan, na mga nanonood, i-share niyo ang video na ito para happy tayong lahat na nakakaloko to the highest level. At syempre, mami, ang gabi, ang tabayaran niyo po yan on my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakakasubscribe, mag-subscribe ka na. Yan. Kung ano nga ba ang sagot ni Gandang Kara sa aking pakiusap na, alam mo yun, payagan na. Si Reyna Paella is watching also. Hello sa inyo. Hi! Ayan, kaya tabayanan nyo yan mamayang gabi on my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakakasubscribe, mag-subscribe ka na, hindi ba, ng bonggang-bongga. Hi from quarantine, si Angel Mitch Garcia and si Archangel. Hello sa inyo. Hi. At eto na nga ang ating gagamitin. Meron tayong two kinds of cheese. Meron tayong sliced cheese. Meron tayong Eden cheese, pero meron pa rin yan dyan. And of course, meron tayong mushroom na bongga. Yan, para masarap. Meron tayong sliced, kasi wala tayong bacon, kaya sweet ham na kinubes cubes natin at tutustahin natin yan. And then, meron tayong garlic and may onion. Ayan, na nakakaloka to the highest level, hindi ba? Kay Ethel Ortiz Selvosa, hi sa inyo. Ayan, mga nanonood. So, ipupwesto ko na kayo dyan nang sagay na makita nyo kung ano yung aking mga pinagagagawa for this afternoon. Ayan, gaya na sinabi ko, nagpakulo na tayo ng, yan, unuti ka lang ito. Ayan. Nagpakulo na tayo ng water para may ilaglag na natin. Hindi natin kakailanganin yung sauce ng pancit canton kung hindi yung noodles lang niya ang ating gagamitin. Oops. Yan. Yung noodles lang niya yung... Yan. So, sorry, hindi tayo magpapansit canton today. Ang kailangan lang natin is yung kanyang noodles. O, diba? Para po doon sa mga nagda-diet-diet. Yan. Itong pinakamadaling ninyong pwedeng gawin. Diba? Kaya gusto niyo magpasiklab ng magandang dinner sa inyong mga jowa kung may sinaselebrate kayo. Yan. Na anniversary, birthday man, ito yung pinakamadali, hindi ba? Ang pancit canton noodles. Pero hindi natin, kaya sinabi ko, hindi natin gagamitin yan. So, tatapunin natin siya. So, abang inintay natin siya kumulo, ayan, dito sa parting ito, ayan, makikita nyo naman, ayan, o, eto na. Habang inintay natin kumulo ang ating, maluto ang ating noodles, dito naman sa kabila ay magluluto na tayo ng ating sauce para saktuhan lang, para pagkaluto niya ay yan, direction na natin mailalagay dahil marami na nag-aabang sa ating creamy carbonara. O, oh, diba? Na nakaka-lurl. So, gagamit tayo ng olive oil. Yan. Dahil ang kakain nito, may kakain din buntis. Yan. A little bit of olive oil. Yan. So, kailangan medyo kalat-kalat lang siya. At unahin natin mag-isa ang, of course, ang ating onions. Yan. So, ilalagay na natin ang ating onions. Pakasan natin ng konti. Yan. So, habang naluluto na ang ating pancit canton, yan. Ay, kailangan madot-dot. Yan. Hello pa rin po sa lahat pa rin po nang nanonood sa atin. Keep on sharing. Ayan, padamihin na padamihin ang live natin ngayong hapon. Yan, gumagawa tayo ng creamy carbonara, of course. Yan, kung makikita nyo sa title, we're using pancit canton noodles.
Yan, hindi ba? Siguro sabihin ng iba, ano yun? Parang weird naman, nakakaloka. Yan. Yan, in fairness, ang dami nagnanonood sa atin. Woo! Thank you very much. Paakyatin nyo pa ng paakyatin. Yan. Yung mga nanonood po sa atin, and of course, eto na, alam niyo yun. Naging best friend ko na tong kadkara na to, kahit pa sabihin mo plastic siya. Ito lang yung plastic na nato-tolerate ko. O, diba? Na nakakaloka yan. So, huwag lang natin latain masyado yung ating noodles. Pero pwede na yan. Diyan na natin. So, papatayin ko lang siya dyan para medyo ma-rest ng konti. Pero, yan. So, ilalagay na natin ang ating garlic. Yan. Huwag po tayo magtipid sa garlic. Dapat ang bonggang-bongga yan. Yan. Huwag natin tipirin sa garlic. At medyo nakukulangan ako dahil marami pala tayong soft fry. So, dadagdagan ko siya ng olive oil. Yan. Dahil nagtanong na rin yung aking hipag kung, ha? Magluluto ka? Ken? O, na-excite siya. Kasi bagong panganak ang aking hipag. And i-share ko naman sa inyo na our little princess just arrived last night. Yan. Kay Jules Hermedia, hello sa iyo na nanonood. Yan. Lucila Garcia. Ayan. After ng live ni Marcisa. Ano yun? Ano yung pinitsikahan nyo? Hi Mars, excited na ako sa upload mo. Congratulations pala. Uy, maraming salamat sa aming baby girl. Ayan. So, i-drain ko na siya bago pa siya tuluyang, alam mo yun, malabsa. Tapos, i-drain lang natin siya dito sa gilid. Habang niluluto natin at medyo, ayan, nasunog na siya ng bahagya. So, ilalagay na po natin yung ating chopped sweet ham. Ito yung ito-toast natin. So, toast natin yan ng bonggang-bongga kasi kailangan natikman natin yung pagka-crispy nung ham. Diba? In fairness. And, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo, yung atin po, creamy carbonara, kaya siya naging creamy dahil ilalagyan natin siya ng all-purpose cream. Yan. With different kind of sauce, ang gagawin natin. So, kailangan lang natin matoast ng konti itong mga... Yan. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Fairness. Lakas mga chef log. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Yan. So, ito po yung ginagawa ko na creamy carbonara using instant pancit canton noodles. Ito po ay madaling paraan para, alam mo yun, kunari, dahil sa wala kayong time para pumunta, di ba? Sibuyas, bawang, sweet ham, kahit anong ham po yung gamitin nyo. Yan. Wag lang po yung mga nasa delata ng mga luncheon meat kasi kailangan maninipis. So, kahit mga CDO, ayan. Name dropping, baka naman, CDO. Hindi, pwede naman kahit anong ha. Bakit ko nga ba sila nabanggit, di ba? Na nakakalopa. Pure foods naman yung gamit. Kahit anong ha, pwede nyong gamitin. So, ayan. Hayaan lang natin siyang matusta ng ganyan. At tumalsik sa mata ko ang... Ayan. So, habang iintay natin siya maano, yan, ay ilalagay na po natin ang ating mushroom. Ito po yung slice na po. Ayan, makikita nyo. Pieces with stems, pero sliced na. Hindi siya buo. Hindi siya whole mushroom. So, yan. So, kailangan lang natin siyang itusta ng bonggang-bongga. Yan na siya, naamoy ko na. At yan, habang hinahalo natin para matusta, ay, alam niyo naman ako, lagi ako makasalanan. Gusto ko may butter lagi. Yan. Meron tayong butter! Ayan.
So, lalagyan lang natin siya ng 2 tablespoons of butter. Nux. Paano mo naman masusukat na 2 tablespoons? Eh, matigas nga. Ano ka ba naman si Lisa? Yan. So, eto na. Lalagyan lang natin siya ng butter. Para masarap lang. Yan. So, ibabalik na natin ito sa reyata. Yan. Hello pa rin po sa lahat pa rin po ng Awi in Fairness, ha? Ang dami nyo. So, eto. Ihahalo ko lang para lang magkalasa. Pero not so much butter naman dahil niluto na na. Yan, bango. Ilagyan lang natin siya ng butter. Tapos medyo kin-rispy lang natin ng konti yung ating ham. Yung sweet ham na nilagay natin na cubes natin. Yan. Tapos mushroom lang. Ang katapat. Siyempre, habang tinutunaw natin yung butter, kailangan equally divided lang sila. So, nilagay na natin yung ating mushroom. Hihinaan na natin siya. Huwag naman ganyan kahina. Be, para mo, try mo namang maluto. Yan. So, eto na. Fun part. Nandito na tayo sa fun part. Hello pa rin po sa lahat pa rin po ng nanonood sa atin. Yan, isang magandang hapon. Yan. So, yan. Wait lang, dyan lang kayo. Dahil. Yan. So, eto na. Hello pa rin po sa inyong lahat dyan. Sa lahat ng mga hindi bumibitaw, sayang yun. Mayinis naman yung aming kusino na. So, eto na. Dahil naka-medium fire na siya. Para lang magkalasa. Nilagyan natin siya ng konting butter. Pero niluto natin siya sa olive oil. And then, here we go. Hinaan pa natin ng konti. Lalagyan na po natin ang ating all-purpose cream. All-purpose cream. Naks, parang ako nagbebenta online. So, ilalagay na natin ang ating all-purpose cream. Yan. Yan. Ulala. And I love it. Tapos, kung yung hayang, yan. So, eto na yung ating cheese. Babalatan na natin. Kasi kailangan kasabay siyang yan. So, nilalagay na po natin yung ating cheese. Yan. Para kasabay siyang natutunaw at maging creamy talaga. So, eto na. Alam nyo kung anong gusto ko? Kung bakit ito yung gusto ko ng kadgara? Kasi kahit pa masagad nyo, hindi kayo masusugat. Hindi ko gaya sa mga bakal na kadgaran. Yan, di ba nakakasugat yun? Ito naman, sakto lang naman yung talim niya. Hindi naman sobrang talim na talim. Yan. O, di ba? Nasisimot. So, kailangan lang din natin siyang haluin na. Dahil ito na po yung ating creamy carbonara. So, naka-medium fire lang siya. Kasi, para maluto siya ng bonggang. Yan. And of course, hindi lang dyan natatapos yan. Lalagyan natin siya ng sliced salted cheese. Ito na siya. Tutunawin natin siya. Kung may mga cheese kayo sa bahay, yan, pwede na ito. Yan. Ano, bakit ka na? Ah, hindi. Salted po ito. So, kailangan lang din siya talagang matunaw ng bonggang-bongga. So, pinupunit natin yan. Yan. Yung mga salted na ganito, may mabibili na po ito available. Yan. Yung mga ganitong cheese, may nabibili na pong ganitong available sa supermarket. So, yan lang siya. Ganyan lang po kasimple ang ating creamy carbonara. Siyempre, kailangan ko maghugas. Yan. At medyo pumuputok na, nararamdaman ko.
So para matunaw siya ng bongga. Yan! Ayun, saya. Sarap lang. Diba? Our creamy carbonara, of course. Ito na siya. Kailangan lang natin siyang painitan ulit para matunaw yung hinalo nating cheese. And ganyan na siya. Dahil pag carbonara naman, alam niyo naman, kasabay ng pagtadaktak ng pawis ko, ay ihahalo na po natin ang ating pancit canton noodles. Yan. So, tatlong sachet yung niluto natin, yung hinalo natin dito. Para happy lang. Para lang masaya lahat. So, ayan na siya. Ang makikita nyo guys, ayan o. Oh, yung pancit canton noodles na yan. So, siya yung ihahalo natin. Naka-low heat lang siya dahil ayaw natin totaling matuyo yung ating all-purpose cream. So, hinahalo natin siya ng bonggang-bonggang-bongga. So, kailangan na natin siyang patayin. Kasi, mimix lang naman natin siya. Oh. Diba akala nyo kasi yung pancit canton pang merienda lang? No. Pancit canton noodles. Ayan. Ito na po yung ating ginagawa. Creamy carbonara with ayan, using pancit canton noodles. Yan! Look at it! O, oh, diba? So, atin ang titikman ang ating ginawa. Kung masarap nga ba? Yan. Bakit ako kumuha ng kutsara? So, eto na. Kukuha na tayo para masaya ang life natin. Yan. So, kukuha lang tayo ng plate. And of course, yan. So, eto na ang ating creamy carbonara using, ooh, in fairness. Ooh, I love it. Eto na siya. Titikman na natin. Huhusgahan natin kung masarap nga ba. Guys, try nyo ang sarap. Mmm. Ng ating creamy carbonara using pancit canton noodles. Ang sarap niya! Ang sarap, promise. Pwede ng dinner. Pwede na siyang merienda. Bahala kayong. Delicioso, sabi pa nga. Ayun, naiiwan yung cream. At ayan po, pakikita ko sa inyo. Ayun na po yung itsura niya. Diba? Ang saya lang ng ating yan, creamy carbonara using pancit canton noodles. And of course, ayan, oh, may mga mushroom para healthy, di ba? Na nakakaloka. Gutom na daw silang lahat, sabi ni sabi ni Ate Sansay. Gutom na kami. At ayan, at dyan na naman po nagtatapos ang isang edisyon ng ating ayan, lasa ni Sisa, of course. We just cook, yan, yung ating creamy carbonara using pancit canton
noodles, hindi ba? Napaka-instant lang talaga niya. So, pwede na may dinner na kaagad, may masarap na pasiklaban ang jowa o kaya mga minamahan sa bubo. Habang pawisan na ako ng bonggang-bongga. In the meantime, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po ako si Kapitana Sisa. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel. And of course, aking pong IG account, Kapitana_Sisa. Yan, road to 10,000 followers tayo on Instagram. Yan, kaya follow nyo lang ako nang i-follow, please. Yan, hindi ba? Maraming salamat po sa inyo. At syempre sa, on my YouTube channel, Kapitana Sisa, maraming salamat po sa inyong lahat. In the meantime, ito po muli ang lasa ni Sisa. At kami po ang number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin na radyo, sabihin mo, Energy! Bye! Bye, Ate Raquel Cariño!